Ayun na nga mga noobwits, so we have here an affordable yet super durable trail tires na perfect sa tulad nating mga buhay daga. Ito ang CST Rockball. Ayun, I know it's too much to ask, pero follow nyo naman ako sa facebook.com/foreverbikenoob. Padamihin naman natin yung followers niyan. At mas madali kasing mag-reply dyan, lalo na kung may mga tanong kayo. Salamat! CST or Changshin Tires is the largest manufacturer of bicycle tires in the world. In the world. In the world. In the world! They're doing their business since 1967 pa. At hindi lang bike tires ang ginagawa nila. Nag-o-offer din sila ng ATV, moto tires, vehicle tires, at kung ano-ano pa. At para sa mga hindi nakakaalam, CST or yung Changshin Tires is the parent company of Maxxis Tires. So, if you are a fan or user ka ng Maxxis Tires, you will never go wrong sa CST. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang CST Rockhawk. Thank you nga pala sa CST Philippines for providing me a pair of Rockhawk para matignan at ma-review natin. If you purchase this tire, normally naman, ang mga ganito, may mga plastic sleeves yan na naka-zip ties lang na nag-hold dun sa tire. So, tanggalin na natin ito. I don't cut zip ties. Sinusungkit ko lang yan para magamit pa ulit. Sayang eh. So, itong sleeves may QR dyan. For warranty, so i-keep nyo yan. By the way, folding tires itong nasa akin. Obviously, nakita nyo naman, naka-fold. These are more expensive sa mga wire bead rock hawks na nakikita mo sa mga bike shops. Dahil ang bead nitong folding ay gawa sa Kevlar, kaya pwede mo siyang i-fold. Unlike sa mga wire bead na tires, matigas yun at hindi mo mafo-fold. At syempre, dahil steel wire yung nandun sa bead, mas mabigat yun compared sa mga folding tires na ganito. Let's talk about the sidewalls. Itong bagay na ito, medyo confusing to sa marami. Sa akin din yata. Yung iba, pag nakakita ng ganitong tires na brown yung gilid, skin wool yan! But, according to Wikipedia, Bike Radar at iba pang bike websites, a true skin wool tires have little or no rubber on their sidewall. This is not little rubber. This is a lot of rubber. So kung ang skin wool ay may konting rubber or halos walang rubber sa sidewall, meaning, hindi to skin wool. So gum wool ito? So medyo confusing yan sa mga tao. Pero for me, mas gusto ko ito dahil mas matibay yung gilid nito kumpara sa mas manipis na sidewall ng skin wall. Though, kanya-kanya. Kasi syempre, yung mga ex-riders na kumakarera, mas gusto nila yung magaan na skin wall. Pinaka-casing nito ay nylon. Nakasulat naman yan sa gilid. Bias ply itong rockhawk. Yan yung mga fibers ng cloth sa loob ng tires. Separate plies yan that can move freely to reduce wear and rolling resistance. Normally, ang mga bias ply horizontally oriented yan tulad ng nakikita natin. Itong variant ng rockhawk na nasa atin ay EPS. Ano nga ba yung EPS na yan? EPS meaning Exceptional Puncture Safety. Yung EPS, nag-o-offer yan ng added layer of proprietary rubberized polyfiber material between the tread and casing. So, puncture resistant layer yan na nagpiprevent na makapasok ang mga sharp objects na pwedeng makakos ng flat. Pero guys, pero! Prevention layer lang yan. Hindi porkit may EPS, eh hindi ka na mapa-flat. May chance pa rin na ma-flat ka, pero minimal na lang yun. Kesa walang EPS, diba? Mas okay pa rin na meron yan. Speaking of flats, itong rockhawk na ito, TLR na rin. Meaning, tubeless ready. So, kung hindi mo alam kung paano mag-tubeless, may video tayo niyan. Ililink ko sa description or dito sa card sa taas. Benefit ng tubeless ready. Mas magaan kasi no need for inner tubes. Mas less ang rolling resistance kung gagamitin mo siya sa paved roads. At you can run lower tire pressure. Na importanteng-importante yan, lalo na sa mga trails. Kasi nga, mas kailangan mo yung added grip sa mga trails para makapit yung gulong mo. Ever since nag-tubeless ako, isang beses pa lang akong na-flat. So, nung nabutasan ako, binombahan ko lang na mataas na pressure yung gulong, tapos nagsil na ulit. Very convenient. So, nung binuo ko pala ito, kinabit ko siya sa weapon hammer rims at weapon hammer hubs with pillar spokes. Meron tayong video about dyan tungkol sa weapon hammer rims at weapon hammer hubs. Ilalagay ko rin yan sa description or dyan sa card sa taas.
Bago ko nga pala ipakita na nakapit sa bike yung gulong, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician at cyclist na gumagawa ng high quality bike related videos. So kung nagustuhan mong aking content, consider mo naman na mag-subscribe at iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay ang taga ng kapitbahay. At sa inyong bahay, iraratay! So, ganito ang itsura niyan pag nakakabit na sa bike. Hindi talaga ako fan ng style ng gum wall, yung brown yung gilid. Pero, habang tumatagal, it's growing on me. Nagugustuhan ko na rin siya. Dual compound ang gulong na ito for lower rolling resistance at increase ng cornering grip. Ang size nitong nasa atin ay 27.5 na 2.25. Meron ding 29 version nito. At ang alam ko, merong 27.5 at 29 na 2.4. Kung may enduro ka, yun ang size na para sa'yo. Tamang trails or medyo aggressive ng konti, pwede naman yung 2.25. Actually, kinumpara ko ito sa Maxxis Minion SS ko na 2.3. Yung Rock Hawk, 5.7 cm ang lapad. Tapos yung Minion SS ko naman, 5.7 cm din. Pareha sila ng lapad. Siyempre, plus minus yan depende sa tire pressure. So kahit 2.3 yung Minion at 2.25 lang yung Rock Hawk, halos pareha sila ng lapad. Itong Rock Hawk, aggressive yung tread pattern niya na merong large well space lugs. Kitang-kita naman na ang lalayo ng mga gaps. So kung nasa trail ka na maputik, mas madaling matanggal yung mga mud na nakadikit. Pero hindi niyan makukompromise yung kapit niyan sa terrain gawa ng malalaki nga yung knobs nito. Ang sabi nga ni CST, yung tread pattern na to ay pang hard pack, loose, loose over hard, at wet terrain. Naride ko naman ito sa paved roads at sa trail. So gaano ba ito kakunat sa paved roads? Of course, makunat to sa paved roads. Siyempre, itong mga gulong na ganito, ginawa to for trails talaga. Hindi pang paved roads to, kaya talagang makunat to. So kung ipukumpara mo siya sa mga fast rolling na pang paved roads, mabigat talaga yung pedali. Siyempre, given the fact na yung mga knobs niya sobrang widespread, ang lalaki pa, kaya talagang mararamdaman mo sa bawat pedal. Pero kung tulad ko, hindi naman ako nagsasasakyan papuntang trails, so pa-jack all the way. Ginagawa ko pag ganito, tinataas ko yung PSI para mabawasan ng konti yung kunat. Kasi kung ira-ride mo siya, kung ano yung PSI mo sa trails, masyadong malambot yun para sa paved roads. Tapos ganito paka-aggressive yung knobs ng gulong mo, talagang mararamdaman mo yung kunat eh. So, kapit na kapit talaga tong gulong na to sa daan eh. Kaya talagang pan-trails to. Solid na pan-trails. Gulit eh, ramdam mo lahat ng mga knobs eh. Yung every knob mo na kumakamot sa daan. Kung paved road ride ka lang, medyo hindi ko marirecommend ito kasi medyo makunat nga, lalo na kung bike to work ka. Kasi syempre, mas kailangan mo yung enerhiya mo sa trabaho. So dapat fast rolling ang kunin mo tulad ng Jackrabbit, B-Fast or Jet. Yung mga yan, pwede yan. Pang trail use talaga itong Rock Hawk. So, ano bang feels nito sa trails? Sarap! Kapit na kapit! Woo! Grabe! Kahit medyo mag-rush yung daan, di dumudulas yung gulong. Sarap! Grabe din yung kapit. Kahit sa mga paaw na ganito. Grabe yung kapit. Sarap! Kahit i-ahon mo ng matindi sa mga ganitong trails, kaya-kaya. Hindi dumudulas. Hindi tulad ng isang gulong ko. Yung Maxxis SS ko, dumudulas yun eh. Sarap! Pag makapit yung gulong mo,
mas may nabibigay sa'yong confidence kasi alam mong pag pumreno ko, kakapit yung gulong. Tsaka, hindi dudula sa mga loose gravels. Yung Maxxis SS ko, semi-slick kasi yun. Pag dinadownhill namin yun sa loose gravel, dumudula talaga eh. Eto, kapit. Sa laki ba naman ng nabs niyan eh. Hindi ko pa nasusubukan sa maputik na trails. Pero, eventually, magagawa din natin yan. Hindi kasi maulan ngayon eh. Pero, hard-packed terrain, loose gravel, nakita nyo naman kanina, walang problema. Medyo pulbus na nga yung nadaanan ko eh. Tsaka may mga maliliit na bato at iba-ibang size na bato. Kumakapit naman yung gulong. So, perfect pang XC, trail, or all mountain. Kung mag-i-enduro ka, siguro kunin mo yung mas makapal na rockhawk, yung variant na 2.4. Kasi mas kailangan ng mas beefier na tires sa mga ganung discipline. Well, actually, kaya namang i-enduro tong 2.25. May mga nakakagawa niyan. Pero, mas maganda kung mas beefier yung gulong mo, tulad ng CST BFT or 2.4 na rockhawk. So, in comparison sa daily driver ko na Minion SS, mas aggressive talaga yung nubs nitong rockhawk. Kasi yung Minion SS ko, sa gilid lang yung malalaking nubs. Pero, yung gitna, pino. Ang reason naman kung bakit ganyan yung gulong ko, kasi hati kasi yung ginagawa ko. So, may padyak sa paved roads, tapos may trail paminsan-minsan. Kaya, kailangan ko talaga yung fast rolling na pwedeng mag-light trails na gulong. Ang problema lang sa SS, dumudulas talaga yan sa mga steep na lusong sa trails. Sinubukan namin yan sa Pataas. So, mapulbos yung daan. So, dumudulas yung mga gulong namin. Nakapindot na ako ng preno, pero wala. Sorry, walang vlog yan. Pero dumudulas talaga yung SS. Pero itong rockhawk, panis niya yung mga steep loose gravel lusong sa Tito's Trail. Nakita nyo naman kung gaano ka-steep yan. Puro ruts pa. Pero ang sarap niyan i-trails eh. Tulad nitong mga mag-jowa na ito, sarap ng date nila oh. Inggit ka sir? Hindi! Anyway, yung weight nitong rockhawk ay 1 kg. Ang isa. So, 2 kg yung pares. May kabigatan. Pero malamang, sa laki ng mga nubs niyan, talagang may weight yan. Ang habol mo naman sa tires na to ay yung grip sa trails. Hindi naman yung weight. About sa presyo, dahil paiba-iba ang presyo sa market, depende sa nagtitinda, maglalagay na lang ako ng link sa description, puntahan mo yung link. I-click mo yung link. Mas accurate yung presyo na makikita mo. Anyway, I would definitely recommend CST Rockhawk. Lalo na kung iba't ibang conditions ang trail na pinupuntahan mo. Hindi ka mabibigo sa grip at durability ng gulong na ito. At hindi siya singmahal ng ibang leading tire brands. Pero sure ka pa rin sa quality. Salamat ulit sa CST Philippines para sa tires na ito. At sana huwag silang magsawang sumuporta sa channel. And I hope na makapag-send pa sila ng iba pang tires like Jackrabbit, Patrol, BFT, at yung iba pang variants. Para ma-review at makumpara natin ang bawat isa. Medyo malakas lang sa sealant yun. Pero konting sacrifice lang yung sealant na yan. Para mapakita ko sa inyo ang mga pagkakaiba ng mga gulong. Maganda rin kasi na ma-side by side natin yung mga tires na yan. Kung ano ba yung difference nila. At kung ano ba ang CST tires na para sa'yo. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling. Bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam. Ay, ba't kayo ganito dumaan mga eroplano? Let's fly, 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 mother f***!